So ayan mga dudes, magandang gabi. Papa Beats muli ang inyong lingkod. Magtuturo sa inyo paminsan-minsan. So ayan, katatapos lang ang Italian game. So ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang tinatawag nilang Queen's Gambit. Matunog tong tira na to. Ang Queen's Gambit ay nagsisimula siyempre sa Queen's Pawn opening na D4 kasabay ng D5 at ito na ang C4. So yan ang tinatawag na Queen's Gambit. Magbabago yan kapag inaccept. Yan. Yan ang tinatawag na Queen's Gambit accepted at kapag minsan dinidecline. So yan ang mga decline niya na ito. So, ayan, tara! Sabay-sabay natin pag-aralan kung ano tong Queen's Gambit na to. So, ayan, nandito na tayo sa setup ng Queen's Gambit. So, tulad ng sinabi ko, pag kinain yan, accepted. No? So, unahin na natin tong accepted na to. Pag in-accept yan, huwag daw titira ng C3. Kasi pangit daw yan. Kasi after na C3, titirahan na tayo ng block ng E5 na kapag kinapture, kakapturin yung sa ilalim, pangit ang itsura ng kutete. Yan. Pangit. So, wag daw yung C3. So, ang karaniwang ginagawa dyan ay itong E4. E4, kinokontrol lang itong center. Yan ang isang karaniwang tinitira at ang isa dyan ay itong E3. So, after ng E3, siyempre, di ba, attacking the pawn, ang ginagawa dyan ng black karaniwan ay sinusuportan niya. So, yun nga lang, ang problema sa tira na to ay merong tira dito ang puti na A4. Yan. A4 na kapag kinapture yan, siyempre, mababawi na to at makakain pa yun. With check. Yan. So, pangit daw kainin yan. Ang pwedeng gawin ng black ay itong A6. Yun nga lang, pagkakain, bawal bawiin kasi kakainin yung rook doon. So kapag hindi yan tinira, meron dito C6. Yan, tinitira din yan. So kapag yan C6, kakainin lang yan na kapag kinapture, mukhang lamang yung black. Meron dito tira ang black na F3, attacking this rook na walang ibang way para masuportahan yan kundi ibigay itong knight. Nakapag binigay ang knight, winning na dito yung puti. So ayan, balik tayo dito sa inaccept. Yan. So E3, diba? Karaniwan. Paano kung tinanggihan yung B5? F6. Yan. Old variation naman to, tawag nila old variation, no? Siyempre, binabawi na yan. So, pagkabawi niyan, magde-develop ng block. So, white magde-develop rin, tinding to castle na rin. Nakapag nilagay ng block G7, ay meron tayong tirang maganda na A4 check. So, yan, A4. Nakapag hinarangan ng bishop, ay meron tayong kasunod na queen B3. Attacking this pawn. Yan. So, lamang na ang puti. Nakapag hinarangan naman ng queen, ay meron din tayong magandang tira dito na bishop takes. Nakapag kinain, ay mapopork ang queen at king. Yes. So, paano naman kung hinarang tong knight? Meron tayong malakas dito na knight E5. Nakapag tinake ay open check at syempre may mga atake pa na doon, di ba? Na pwede rin kumain dito. Tapos kapag ito ang tira, pwede tayong kumain dito. Diba? So ayan, winning din. Winning din yung puti. Paano naman kung dito nilagay yung knight? Meron din malakas ditong tira na bishop takes, na pag kinain ng king, may check. At pag tinago, at kapag binalik, ay merong kulong ang queen. So, winning ang
winning pa rin ang puti. Paano naman kung after ng knight g5 check ay dito umatras? Kasi hindi pwede dito kasi meron dito double check na ng knight. So, meron magandang tira dito na queen c4. Yan, intending to mate. No, nakapaghinaram, check lang. Mate lang. So, yan. Ganda. Ganda ng Queen's Gambit. So, ayan mga dudes, sa pagpapatuloy, meron kasi dito sa Queen's Gambit na malakas din ang black. So, pinlip ko lang yung board para makita natin yung sulong ng black. Kasi nga, ito ang bibigyan natin ng lakas. So, yun nga, yung Queen's Gambit, yung d4, d5, c4, then dito ay yung dinidecline. Hindi niya i-accept yung gambit. So after ng decline, pag nag c3, kapag nag knight c3, tayo ay magna knight f6, then after knight f6 ipipin. So after ng pin na yan, kasi may idea dito na kapag kinapture, capture, tapos capture, may open. Diba? So, ang ginagawa lang dyan, magna-knight d7 ka. So, kapag magkaganon nga na tinuloy yung balak na kanina, na kinapture, capture, capture, diba? Parang hindi pwedeng kainin ng block. So, ang ginagawa dyan talaga, kinakain yan. Kasi after ng kain, pag kinain to, meron ditong malakas na bishop b4 na mate. Sana. Yun nga lang, merong sacrifice, syempre. Diba? Sacrifice ng queen. Queen takes na kapag binawi, syempre, pabawiin. Lamang na ng isang piece ang black. So, paano kung may idea siya na kung pag pinagpalit-palit, no? Pag pinalit-palit, ay talo ang white. So, ang gagawin, siguro mag-i-E3. So after ng E3, meron ding magandang tirang block na C6. After C6, siguro develop lang after ng knight. So after ng knight F3, meron ditong magandang sulong na queen A5. So after ng queen A5, syempre kapag binawi, babawiin lang, di ba? So ang tira ng, di ba, ang tira ng white ay bishop D3. So meron ditong knight E4 na kapag kinain, ang pagka-capture ay makukuha itong bishop. Kasi nga na-open yung pip rank. So, obligado, iiwas, di ba? Makukuha nito. So, paano pag hindi tinake ng bishop? Sinuportahan ng queen. So, ang gagawin ng black, ititake na itong bishop. Pagka-take, then after ng take nito, nakahang yung knight. Na kapag umiwas to or kinain yan, ay makukuha na yung knight bong-bong. So, winning ang block. So, ito yung last na na scenario at ito yung pinakagusto kong parte ng Queen's Gambit, no? Na idea na after ng setup na to, merong tira dito ang block na E5. So, after ng E5, nakapag-tinake to, aabante yung pawn. So, after ng abante ng pawn, hindi naman makalabas to. So, ang gagawin na dyan ng white ay pipressure yung pawn. Pero merong maganda kasing check dito ang bishop. So, after check ng bishop, meron dito tira ang bishop. No? Ipapalit. So, ang gagawin dito ng block, kakainin. Hindi naman pwedeng bawiin kasi nga open check. So, kakainin yung bishop. Na kapag kinain yung bishop, meron dito magandang check ang block. Na kapag kinain, libre yung queen. So, hindi gagawin. Ang gagawin dyan, nakapag iniwas, so, meron kasi ditong tira ang black na nakakatawa. Itong pag-take nito, ang promote ay knight. So, check. Obligado kakainin ng rook. Na pagka-take ng rook, ay meron ditong magandang double check. So, winning na dito ang itim. So, yun lang mga dudes. Sana nag-enjoy kayo sa ating Queen's Gambit. Ang mga idea niyan ay
galing din sa online world or galing din sa Facebook at YouTube. Makikita niyo 'yan. Search niyo yung five traps and gambit. Search niyo lang yung five traps and ideas about sa Queen's Gambit. So, yun lang. Magandang araw. Sana'y mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ito po si Papa Beats na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti para buhay ay bumuti. Ay, joke lang. Si Kuya Kim pala yun. Bye-bye!